For today's video mga ka-timing, ay ituturo ko ang insaktong slacks at adjustment sa ating drive chain para balanse ang ating gulong. So makikita natin dito na mataas na ang kanyang slack sa kanyang drive chain. So kailangan na natin itong i-adjust para mabalanse din ang ating gulong. Meron naman tayong sinusunod na proper slacks, yung standard dito sa ating manual. So makikita natin ang kanyang chain slacks, 25 to 35 mm. Ayan. So bali ito yung standard na slack sa pag-adjust natin sa ating drive chain, yung play. So balik tayo dito sa ating drive chain. So ang gagamitin natin na tools, itong box wrench na 19mm at box wrench na 14mm. Meron tayong open wrench na 14-12mm and open wrench na 12-10mm. So paluwagan lang natin ang kanyang nuts sa kanyang ihi, ayan, para ma-adjust natin ng mabuti ang kanyang adjuster. So dito makikita natin merong naka guhit dito. Ito yung ihi. Ito naman ang kanyang chain adjuster at yung adjuster nut, ayan. Bali dalawa ang makikita natin dito, ang isa itong hinahawakan ko ay adjuster at ang isa naman ay lock sa kanyang adjuster nut. Ito yung lock sa kanyang adjuster nut. So makikita natin sa kanyang swing arm dito, may makikita tayong mga guhit, ayan. Ito po ay reference mark kung saan tayo pwedeng mag-adjust sa kanyang chain na katumbas din sa kabilang side. Dahil kung yung fender ang susundin natin, baka yung fender is hindi na align sa kanyang body, yung gulong nyo ay ganun din. So ang gagawin natin yung proper adjustment sa ating chain ay dito tayo sa kanyang reference mark. So sa pag-adjust na ating chain, ikot-ikutin natin kung saan yung mas maluwag ay doon natin i-adjust. At pagkatapos, hanapin naman natin ang pinaka tension na part, doon tayo mag-adjust sa ating specifications na standard sa kanyang slack. So ngayon, i-adjust na natin ang kanyang adjuster nut. Ayan. So makikita natin nagmo-move ang kanyang chain adjuster. Dito yung mga reference mark natin, yung merong mga guhit, kung saan nakapunto ang kanyang adjuster, chain adjuster. Ayan, nakapunto sa kanyang panglimang guhit. So ganon din sa kabilang guhit para balanse ang kanyang gulong. Yan. Ito po ay basic na tutorial natin pero malaking tulong po to sa mga mag-DIY sa kanilang mga motor. Yung iba kasi yung reference point nila is yung fender. What if yung fender is natabingi na, hindi na align sa kanyang body, so yung gulong nyo ay matabingi din. So ito yung proper adjustment sa ating drive chain na balanse ang kanyang gulong. Ayan, so ikot-ikutin natin, hanapin natin yung mataas na tension.
Ayan. So ngayon, sukatin na natin ang kanyang play. Gamit tayo ng pangsukat yung roller para makita natin ang insaktong play sa ating drive chain. Itong tutorial na po ay for beginners lang, katulad ko. Hindi po to suitable for mga pro na mechanic dahil alam na nila kung paano mag-adjust ng drive chain. So ayan, so ikot-ikutin, wag mag-adjust sa isang side lang, kundi ikutin para makita natin ang kanyang play. Ayan. So ang purpose natin, bakit inikot-ikot natin ang kanyang gulong? Para ma-determine natin kung saang banda sa ating drive chain ang mas mataas na tensyon, dahil doon tayo mag-adjust sa ating specification na slacks. Kaya kung mag-adjust ka lang sa isang side, baka sa pag-iikot mo ay wala nang play. Ayan. So ito yung gagamitin natin, roller lang. Ayan. So ayan, naka-rest position ang ating chain at ngayon itulak natin paitaas. Dapat yung specification natin is 25 to 30 mm. Ayan. So tingnan din natin sa ibang side. Alright. Kung insakto ba ang kanyang play. So ganun lang kasimple mag-adjust ng drive chain. So kung nagustuhan niyo tong video na to, at wag kayong makalimot na i-support ang ating channel, i-share at mag-comment kung meron kayong katanungan tungkol po sa ating pag-DIY sa ating mga motor. Yan, so higpitan na natin ang kanyang axle nut, yung nut sa ating AHI, at i-final natin ang kanyang adjuster nut. Ayan, yung adjuster nut. At pagkatapos, ito naman ang kanyang lock nut sa kanyang adjuster nut. Ayan, dapat magkasalubong para hindi na gumagalaw-galaw kapag meron ng tension ang ating driving chain. Alright, dapat magkasalubong yung dalawang nut para wala ng adjustment kapag ginagamit na natin ang ating motor. Ganon din sa kabilang side. Alright. Ayan nga, kitang-kita natin na nag-iba na ang kanyang slack. Hindi katulad dati sa hindi pa natin na-adjust na mataas yung kanyang play sa kanyang drive chain. Alright, so pagkatapos, huwag kalimutang i-lubricate. Ayan. I-lubricate natin gamit ang scooter oil, yung gear oil, dahil mataas yung kanyang viscosity grade. Ayan. Alright, so hanggang dito lang tayo at salamat sa palaging panonood sa ating channel at ingat sa pag-DIY.